Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral. Okay, so bigyan daan natin mga kaibigan ang part 2 ng pagpapatutuo ni Mr. Ramil Comprada, ang ating amazing farmer na sinubukan po ang galing ng ionic minerals sa kanyang organic farming. Narito po. Yung mga spring onions na banggit mo kanina. Yung spring onion po, ang normal nun, dahil kami nasa kataasan, ang spring onion kasi ho, pagka mataas ang lugar, mas mababa siya. Oh, so usually, ilan lang kataas? Dapat ang normal dun sa amin, isang piat kalahati lang. 1 feet and a half, okay. Oo. Pero yung spring onion doon sa ginamitan, kasi ma'am yung halamanan ko, yung tawag doon multiple cropping siya. Mm-hmm. Yung multiple cropping, kung ang distansya ng kamatis ay 2 pie, sa pagitan noon, sayang ng lupa, mm-hmm, nandun ang spring onion. Oo. Doon sa mga space na hindi kailangan na gumapang, mm-hmm, nandun nakapagitan yung spring onion. Oh, so tumaas siya ng hanggang 1 metro halos, 3 feet. Siguro, dahil sa kanlong siya, pangalawa, yung ionic CMD. Kasi pagka siya kanlong, maglalodging siya yung... Babagsak. Babagsak siya. Uh-huh. Kasi kanlong. Uh-huh. Pero hindi bumagsak. Straight pa rin. Straight pa rin siya, malalaking dahon. Uh-huh. Kaya sabi nga nung iba, baka naman ikay sobra sa abono. Uh-huh. Bakit yan? Mayroon pa nga pala, yung ampalaya, umabot siya ng 3/4. Ang bawat isang kilo, isang piraso, 3/4. Uh-huh. Kaya lang, yung isang puno, pinabunga ko lang siya ng hanggang 15. Uh-huh. Prinuning ko siya kasi yung space masyadong maliit. Uh-huh. Hindi pwede siya gumala. At yung upo, yung kalabasa, yung melon, nagkabanggaan sila. Nakabangin sila. Ini-program ko ma'am lahat yun. Uh-huh. Kung ikaw na upo ka, dito ka lang. Tumakbo ka nang hanggang doon. Uh-huh. Huwag ka dito lalapit sa kalabasa. Uh-huh. Ganun nakaprogram. Kaya sabi nga nila, paano mo ginawa yun eh. Yung kinausap melon, mo pati yung mga tinanim mo ha. Oh, dito ka lang, dito ka lang din. Tiyatayaan ko pagka medyo sutil at na kwento, tali ko yung dulo, dito ka lang. Ayan, tuloy-tuloy siya doon. Kaya nang mamunga siya, row by row. Kung ito lahat upo siya. Wow, ito kalabasa. Ang ganda ng garden mo. Dito siya. Kaya lang kaya yung talaga, wala ko. Yung buong oras ko ginamit ko doon. Usually ang ampalaya sa regular size, ano yung nagiging size niya? Sa regular, umaabot lang siya ng yung 1 kilo, 3. 3 piraso? Oo. Mm-hmm. Yun o, yung 2 piraso, sa aba, one, alos 1.5 na. Mm-hmm. Ay, 1.75 yung 2 piraso. At hindi pa siya maputla, talagang mm-hmm, green na green siya. Mm-hmm. Yun palang kaibahan pag organic o yung ginagamitan ng ionic CMD. Ay, yung pag-green niya, dark? Green, dark. Kaya lang po, mapait. Aha. Uh-huh. Kaya lang sabi ni Doc, kung kasana niya mapait, naroon ang nutrients. Oh, okay. O sabi, binanggit niya na po yun sa akin na yan ikang ampalaya, magtataka kayo at mapait. O kaya yung carrots, masyadong manghang. Isa yun sa palatanda na organic yan. Pwede yung sili, ang variety ng sili ay yung Django, yung maputla na sili. Mm-hmm. Ang normal niya hong taas ay 2 pie lang. Ngayon, umabot siya rin kung anong taas yung kamatis. Ganun. At doon din siya, nagagapang na rin siya, sumabay siya. Mm-hmm. Kasi ang tanim mo nung kamatis at saka sili, salit-salit. Isang sili, isang kamatis, isang sili. Kasi ang iniiwasan doon yung atake ng insekto. Kasi pagka puro kamatis yan, lahat ng sakit ng kamatis naroon na. Pero pag may sili siya, may spring onion, takot kasi yung mga insekto kasi insect repellent yung spring onion. Oh, eh. Oh, takot oh sila lahat yan. Oh, at yung amoy niya, iba. Miwa sila. Oo. Kaya yung sili, kung ano yung tinaas ng kamatis, 7 feet. Taas, oho. Mm-hmm. Tapos yung bunga niya, umabot siya ng 9 inches. Mm-hmm. Ang regular niya, na ilang inches lang? Kuan lang, oh, mga 4 inches. Lampas isang dangkal, 8 oh, 8 inches lang isang dangkal ko eh. Uh-huh. Umabot siya ng 9. 9? Oho. Uh-huh. Hindi ko lang madetermine kung dahil yun sa sobrang dami ng katawan niya. Mm-hmm. Kasi masyado, pero lahat sila mahahaba. Mm-hmm. Nung nitunda kong huling mag-harvest na kasi, mapula na. Mm-hmm. Pero inabot kong mahal, yung kamatis inabot ko 80 kilo. Hindi ka jackpot ka. Speaking of jackpot, magkano yung ginastos mo during the production nung pagtatanim mo? At ano yung duration ng pagtatanim mo? Sa production nung tanim, yung bali gastos ko doon, sa seeds,
yung input sa seeds ay umabot yata ng 1,000. Mm-hmm. Yung sa CMD, nasa 1,000 din yun. Mm-hmm. Sa Ionic CMD, hindi ko naman misasali yung trellis niya kasi yung trellis, matagal yung nagamit. Saka yung net, paulit-ulit talagang naman, 10 taong pag-aagamitin yun. Mm-hmm. Yung bali, gastos yun. Tapos yung labor, inabot din siguro ng mga isang buwan. Mm-hmm. Preparation, mula lang preparation hanggang sa trellis, okay, hanggang doon sa pag-pruning. Mm-hmm. Kasi inigaguide ko yung lahat ng halaman. Mm-hmm. Hindi pwedeng maglock-lock sila ng gapangan kasi... Mm-hmm. Yung mas katulad ng upo at kalabasa, magaling sila, kaya niyang patayin yung pipino at melon. Oh. Kaya dapat, huwag silang pupunta roon. Kung nasaan naroon yung melon at pipino, huwag silang pupunta roon kasi mas malapad yung dahon ng upo. Kaya nilang kanlungan yung pipino. Kawawa naman. O, mamamatay lahat yun. Kasi dito, doon tayo sa ano? Doon tayo sa naging gastos mo in comparison with kung gumamit ka ng pataba at itong sa Ionic CMD. Kung gumamit ako ng pataba... Doon sa natural concoction mo with Ionic. Kung gumamit ako ng pataba, siguro abutin mga 5,000. Mm-hmm. Ngayon, dito sa paggamit ko ng Ionic CMD, bali, kasi yung mga natural naman yung mga gamit ko eh. Gumamit ako ng malunggay, gumamit ng yung katawan ng saging, mm-hmm, yung kakawate, bali hindi naman magastos yung masyado. Saka yung molasses. Molasses, yung molasses naman mga isarili ko. May tubo ako, nagiling lang ako. Mm-hmm. Eh, sabihin natin mga 3,000, mm-hmm, lahat-lahat na yun. Mm-hmm. O yun na. Tapos, nang kwintahin nyo ng DA, umabot siya ng 18,000. Ang? Bali, harvest lahat. Nung 980 puno na yun. So, 18,000 yung... Nasa 18,000. Kasi po yung pipino na lang, umabot yun ng 200 kilos. Mm-hmm. Ay, inabot kang 40. 40 ang kilo? 40 ang kilo. Oo. Di nasa 1,000 na kaagad yun. Oo. Yung kamatis, umani ako ng minsan 100 kilo. Mm-hmm. Ay 80 kilo. Mm-hmm. Yung farm gate price lang namin naman 60. O di 100 na, 6,000 na kaagad yun. Mm-hmm. O, yung kalabasa pa. Yung kalabasa, hindi na i-market ng bigla yun kasi yung kalabasa hindi sabay-sabay tumigas. Uh-huh. Hindi naman marketable pagkamura. Mm-hmm. Saka yung iba karamihan ginagamit at magtitinda kami ng pakbit. Mm-hmm. Ginagamit namin sa pakbit yun. Mm-hmm. Yung okay. Sitaw, lahat ng nando sa loob, kumbaga, value adding, bago namin ilabas, kung na yun, pakbit na. Umabot ng magkano lahat yung nabenta mo? Basta po, nung final judging, umabot na siya ng 18,000. Narin yung 140 square meter lang na yun. Okay. Hmm. So kung sa dati, magkano kikitain mo doon kung sakali? Siguro sa kung yung normal lang, kasi madali ang buhay, yun lang po ang kaibahan ng organic at saka yung chemical. Hmm. Kung yung gagamitan sana ng chemical, sabi nga nila baka hindi pa makatintawsan. Mm-hmm. Kasi so, saglit lang, mamatay na eh. Pagkabungo niya, patay ka agad. How about yung ano to, yung competition? Ilang kayong sumali doon sa competition? At ano yung naging judging? Ano yung naging premium mo? Sa competition naman, kasi po dito, bago magpiesta na si Pukot, nakaisip yung DA na magkaroon ng patimpalak tungkol sa paggugulayan. Eh, sabi nila, maggulayan tayo. Ang sabi nila, ang judging ika natin, magsisimula tayo doon sa pagpapatubo ng halaman. Ang pangalawang judging, yung namumunga na siya, final, doon sa harvesting. Kaya po, nasiyan sila, gawa ng, ako ang napakalayo, ako ang pinakamalayo na lugar ng Sipukot. Kasi, Mercedes yung katabi ko. Kuha ng Mercedes Camarines Norte, yung... Anong barangay nyo? Tula-Tula. Mm-hmm. Eh, sabi nila, hindi na ikaya mananalo. Wala. Malayo. Ang hirap puntahan. Nung malaman nila, nung maikwento ko na ganun, ang epekto ng CMD, sabi nila, puntahan nga ika natin. Hanggang dumating doon sa final judging, sabi nila, naku, kahit anong gawin, ito may mga greenhouse pa dito. Hindi kayang pantayan ang taba ng halaman doon sa bundok. Kasi may mga greenhouse na dyan sa may parting Sipukot na yan. Talagang develop na yung kanilang paghalaman. Uh-huh. Pero hindi nila kayang pantayan yun. Kasi ang sabi naman nila, ang rason, baka ay kay dahil sa malamig ang lugar. Uh-huh. Sabi ko, hindi naman pwedeng sabihin natin malamig kasi yung melon ayaw sa malamig. Uh-huh. Hindi yan bumubunga. Uh-huh. Kaya nung sa pre-final, sabi nila, hindi yan bubunga eh. Masyadong malago. Uh-huh. Kaya lang pagdating nila ng final, nitong June,
Sabi nila, naku, wala ng dahon, bunga nga na nga ito. Tinanggal ko lahat ng dahon. Kasi po, sa pag-alaman, pagkakita mong nasa fruit sitting na, tanggalin mo na yung dahon na hindi kailangan. Sa nga, dahon lahat, tanggalin mo na yan. Kaya nung matapos ang judging, sabi nila, wala tayong magagawa, yun ang mananalo. So ano yung, ilan nga kayo naging participants? Nasa 70 yata. Halos nasa 70 kami participant ng buong Sipukot. Sa ano yung sa household? Household lang yun. Kasi ang per barangay, dapat magkaroon ng 10 o 5 household category. Tapos naman sa association, kasama yung sa 4-piece. So lahat kayo, 230 na participants? Lahat-lahat na siguro ho, yun. Tapos, ilan dun sa household? Sa household, umabot na 70 siguro. 65 hanggang 70 yun. Mm-hmm. Ako po ang nagkamit ng first prize. O sabi nga nila, itong sa best household vegetable grower. Pakilap. Bali, ito ang certification nila na yung ginamitan ng Ionic CMD, best household vegetable grower dito sa Search for Mapsi Gulayan Project 2019. First time mo sumali sa ganyang competition? Pangatlo na po. So dati ano yung noon nananalo ka rin ba? Chemical pa lang ang ginamit ko noon pero nagkon ako sa provincial sa Camarines Norte. Sa provincial category nag-ikatlo po ako. Mm-mm. So ngayon anong plano mo? Yung pa rin ba gagamitin mo? Siguro po. Palalawakin ko lalo. Magkakandak na po ako ng pa-seminar doon tungkol sa paghalaman. Sasabihin ko na Ionic CMD ang gamitin. Ang sikreto mo. Nasabihin, willing ka nang i-share sa kanila yung sikreto mo. Kasi may doktor tayong kayang humarap sa lahat ng katanungan tungkol dito. Saka po ito ay food supplement kaya walang question dito. Ano pong mensahe mo ngayon sa mga kapwa mo magsasaka? Siguro po sa lahat ng mga magsasaka, lalo na po doon sa may mga sakit, pwede sigurong baguhin na natin ang paraan ng paghalaman. Gumamit na tayo ng safe o yung libre sa sakit, libre sa kemikal. Ito pong Ionic CMD dahil sa kumpleto siyang mineral, lalo na po yung zinc, manganese, saka molybdenum, hindi na ho mahirap hanapin. Meron na tayo ditong brand sa Ionic CMD at pag siguro po pagdating ng mga buwan na yung nadarating, magkakaroon na rin ng seminar tungkol sa paghalam. Ionic CMD ang gagamitin natin. Yan po si Sir Ramilco Prada. Hangga tula-tula sa bayan po ng Sipukot. Napuntahan ko yung lugar niya, no? Tinignan ko talaga kung ano ka. Nasaan ko siya ni Carlo? Talaga, oo, pinuntahan ko. Pinuntahan ko po yung lugar na yon kasi gusto ko makita yung kanya pong pagpapananim. Talagang matindi. Kahit gaano kalayo, walang malayo sa gusto talagang matuto. Kaya nakita ko kung gaano kagaling ito sa pagsasaka si Sir, no? 27 years farmer, ha? Kaya yung kanyang knowledge, yung kanyang naunawaan tungkol sa pagsasakay matindi. At sinabayan niya pa ng Ionic Minerals. O, diba? Yan ang totoong mineralized ang lupa ng kanyang pinagtaniman. Yun ang epekto na ang lupa ng yung pinagtaniman, meron ng sapat na mineral. Pero yung ating kasing mga lupang pinagtatamnan ngayon, hindi lang basta-basta wala ng mineral. Napakarumi pa, napakarami pang mga bagay na nakakasira sa kanya.